At Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuni alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalupa akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong ng may mga ilawang nagdiringas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoong mong sayo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lamang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon ang dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit iyong masasama, upang sundan niya sa kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga. Sa kapangunahunan at anumang gawin ay nakatitiyak at matatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit iba-ibang ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya ay natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahama. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo ang lahat. Ang Panginoon'y darating, siya'y ating salubungin. Siya'y kapayapaan natin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, saan ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes sa pangalawang linggo ng Adbiyento. Biyernes,
araw ng debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kayong mga nandito at nasa online, maraming salamat at muli ninyong pinili na ipakita ang ating matinding pagmamahal, pananalig sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Now, maraming salamat po dahil sinuong ninyo ang traffic na kahit na ilang araw, linggo na yata. Talagang ang panahon, pabago-bago rin. Pero salamat. At sana huwag kayong magbago. Kung nitong taong na matatapos, nagawa niyong piliin pa rin ang Panginoon, huwag kayong magbabago. Higit sa anuman, higit sa kanino man, piliin niyo pa rin ang Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Sabihin nga natin ng malakas, Lord, hindi ako magbabago. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, ngayong Adbiyento, bahagi po yan ng gagawin nating paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Bahagi ang pumili. Pipili tayo. Pipili ka. Hindi pwedeng lahat sa'yo. Hindi pwedeng ikaw na naman lahat. Hindi pwedeng lahat iisipin mo, iintindihin mo, sasabihin mo, hindi pwedeng lahat gagawin mo. Alam niyo mga kapatid, yan ang biyaya ng Adbiyento. Ipinapaalala sa iyo na sa buhay natin sa mundong ito, tanggapin mo na. Hindi pwedeng lahat ikaw pa rin. Tumatanda ka na. Hindi pwedeng lahat sa'yo na naman. Turuan mo rin sila. At hindi pwedeng lahat kukunin mo. Ikaw rin ang mahihirapan. Pumili ka. Kaya nga siguro mga kapatid, sa ating ebanghelyong narinig, medyo nalabuan ang ating Panginoon. Bakit parang tinawag ni Kristong, ano ba itong lahing ito? Ano ba itong mga taong ito? Ang labo ninyo. Para kayong mga bata, tinugtugan kayo ng plauta, hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, hindi kayo lumuha. At pagtanda natin, tingnan mo sarili mo kung minsan, daladala mo pa rin ang ugaling bata. Nahihirapan kang pumili sa harap ng mga bagay na parehong madali, malaki, marami. Pero sa harap ng mahihirap na bagay, maliliit na bagay, ordinaryong bagay, ang bilis mong tumanggi. Alam na dis kung anong pinipili mo. Kaya nga mga kapatid, bago magpasko, maririnig natin ang mga paalala ni Propeta Isaías kagaya ng araw na ito. Makinig po kayong mabuti. Huwag mo kalilimutan. Kahit napakahirap pumili, kahit napakahirap magdesisyon, tandaan mo ang sinasabi at pinapaalala ni Propeta Isaías sa araw na ito. Nilikha ka ng Diyos, tinuruan ka ng Diyos bilang mabuting tao. Mabuti kang tao. Bago ka magdesisyon, bago ka magbitaw ng pipiliin,
tandaan mo muna, mabuti kang tao. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, mabuti kang tao. Parang di kayo naniniwala, ah. Talaga ba, Father? Eh, kanina lang sinungitan ako nito, eh. Iniirapan ako nito kanina, kikipag-unahan. Mabuti kang tao. Lahat ng mabuting tao, pumalakpak ng malakas. Wow! Ang lakas ng loob. Siguro sabi ng katabi mo, talaga? Mabuti kang tao. Mga kapatid, kapangyarihan ang kabutihan. Ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo. Baka may umapilas sa inyo, talaga ba, Father? Pero Father, yung totoo. Bakit kung minsan, kahit pinipili mong maging mabuti at tumulong sa kapwa, tila pinipili naman ng iba na pabayaan ka, na sirain ka, na pahirapan ka. Tandaan niyo po ito, hindi lang karapatan ang pumili, kapangyarihan ang pumili. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Piliin ka mang sirain, saktan ng iba, sorry na lang sila. Wala silang magagawa. Pag pinili mo pa rin mabuhay ng mabuti, ng malaya, ng masaya. Kahapon, yan ang ipinaalala natin sa ating mga inaalagaan sa ating feeding program, Ay Thursday. Akala ko dati, napakarami na. Kahapon yata ang box office. Sa tulong ng mga binibigay ninyong donasyon, tuloy-tuloy ang ating pagkapakain at pagtulong. Kahapon, bago ang Christmas party nila next week, umabot sila sa 570. Siyempre, magpapasko, Father. 570. Pero mga kapatid, tandaan ninyo, hindi lang gutom at uhaw ng katawan ang gusto nating mapawi sa kanila, lalo na ang hirap at pagod ng kanilang kalooban. Binibigyan natin sila hindi man ng mabilis na paginhawa ng buhay, pero at least, unti-unti, maisip sana nilang pwede pa rin maging mabuti, maayos, at tama ang buhay kung gugustuhin nila, kung pipiliin nila. Huwag kang maghintay na may mangyari bago ka maging mabuti, bago ka maging maginhawa, bago ka maging maligaya. Araw-araw, piliin mong maging malaya, piliin mong maging mabuti, piliin mong maging maligaya, kahit anong mangyari. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ilang araw na lang, 10 days na lang, Pasko na. Ilang araw na lang, tapos na ang 2023. Balikan natin hindi lang yung mga pagkakataong naging mali ang pinili at desisyon nating nagawa. Kundi sana, bago matapos ang taon na ito, balikan mo rin, ipagpasalamat mo rin sa Diyos ang mga pagkakataon na nagawa mo pa rin piliing magmahal, tumulong, umunawa, magpatawad. Araw-araw, bigyan ka man ng mundo ng maraming dahilan para magkamali, para magkasala.
Lagi mong tatandaan, lagi ka pa rin tutulungan ng Diyos na piliin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Ayusin mo, pagbutihin mo ang pagpili mo. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa pagiging sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa, naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang sama-sama nating ipinapanalangin ang kapayapaan sa ating pamilya, sa ating bansa at sa mundo, lalo na sa mga bansang may digmaan. Ipagdasal natin ang mga may sakit at nag-aalaga sa kanila, ang mga nakabilanggo at ang mga katutubo, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin para sa aming kapwa, tulungan mo po kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
kalugdan mo po ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kalitasan. Hosana, hosana sa kalitasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mm.
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Sana ka kasala sa
sama. Iniiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na piliin pa rin maging mabuti at gumawa ng mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O kay gulo ng mundo, hirap sa kuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin. Pasko, Panginoon, halina at pumarito ka sa ipin mo. Kapay ng mga mahihirap, Panginoon.
Itinatas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina tumalito ka sa gibing mo ang bayan, ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahirap. Panginoon, itas mo ang iyong bayan. Panginoon, itas mo ang iyong bayan. Panawagan, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw nagpapasalamat sa Diyos. Hindi lamang po sa inyong pagsisimba pa rin, kundi sa pagpili nyo pa rin magbahagi ng anumang biyayang tinatanggap ninyo. Alam namin na kayo ay may kanya-kanya ring pangangailangan at ipinapakiusap sa Diyos. Kaya sobra kami nagpapasalamat tuwing pinipili nyo pa rin gumawa ng mabuti at magbahagi ng mabuti sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong, ang mga in-kind donations, yan po ay ating patuloy na ibinabahagi, pinamimigay sa iba't ibang komunidad, individual at parokya sa loob at labas ng Maynila. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi po kayo ng paggawa ng kabutihang ito. Salamat, ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati